Raquel Pimpengo na pagsabihan ni OJ Diaz. Alamin ang buong detalye. Magandang araw mga kaibigan. Welcome back to our YouTube channel, Be Truth. Ang showbiz insider na si OJ Diaz ang nagbigay ng mensahe para sa ina ni Cheris Pimpengo na si Raquel Pimpengo. Sa isang vlog ni OJ Diaz na Showbiz Update, ininsert niya ang patungkol sa naging komento ng ina ni Cheris. Matanda ang nag-comment si Raquel Pimpengo nang makita at marinig niya ang kanta ni Morissette kasama si David Foster. Nakapareho din ito sa kanta noon ni Cheris. Kaya nag-post ng pahayag ang ina na hindi diumano nabigyan ng hustisya ang pagkanta ni Morissette Amon dahil para sa kanya, tanging ang kanyang anak lamang ang makagawa nito. Ayon sa kanyang post, Real Talk, talagang wala pa rin ipapalit sa Alaska. Alam ko ang mga timbre ng boses na hinahanap mo, David Foster. Sinabi ko naman sa inyo noon pa, nag-iisa lang ang boses na yan. Kahit kanino mo pa ipakanta yung song mo. Di mabibigyan ng hustisya. No goosebumps, no standing ovation. Nothing compares. Nag-iisang legendary ng Pilipinas si Cheris Pimpengo. At para sa kaalaman ng lahat, hindi po si David Foster ang nagpasikat sa kanya, kundi si Oprah. Nereject nga noon ni David Foster si Cheris. Kaya huwag umasa na may isasama pa, masasaktan lang. Kaya hindi na rin napigilang magpahayag si OJ Diaz patungkol dito. Ayon kay OJ sa kanyang vlog, nakakaloka ituloy no? Si Raquel Relucio Pimpengo, yung nanay ni Cheris Pimpengo, na ngayon ay si Jake Cyrus na, ay meron siyang kuda. May Real Talk, dahil kung matatandaan natin, kumanta si Morissette Amon sa saliw ng tugtugin sa piano ni David Foster. Ayon kay OJ Diaz, kahit anong gagawin niyang delete sa kanyang comment, ay na-screenshot na agad ito sa social media. Anya, itong particular na post na ito ni Mami Raquel ay hindi ko na mahanap sa kanyang FB. Ba't kaya niya tinanggal? Kaya lang na-screenshot na, naresibuhan na. Ayon kay OG, nawala naman di umanong problema si Cheris Pimpengo at Morissette Amon. Magkaiba di umano ang dalawa at hindi maganda na ikukumpara. Tinumbok din ni OG na parang feeling niya hanggang ngayon hindi niya matanggap ang kanyang dating Cheris na ngayon ay Jake na. Hindi naman di umano kasalanan ni Morissette Amon na kumanta siya. Hindi rin di umano kasalanan ni David Foster na pinakanta niya si Morissette. Narito ang kabuang sinabi ni OG. Wala namang problema, magkaiba naman si Cheris Pimpengo at si Morissette Amon. Kung feeling mo eh hindi nabigyan ng justice si Morissette Amon yung kanta at yung anak mo lamang ang makakanta, eh babalik na naman tayo sa dati na parang hindi mo gusto talaga ang pagbabagong anyo ni Cheris Pimpengo na ngayon ay si Jake Cyrus na, di ba? Kasalanan ba ni Morissette kung kumanta siya? Kasalanan ba ni David kung pakantahin niya yung kanta niya dito kay Morissette? Sinabi rin ni OG na sana hindi na lang siya nagkuda dahil nababash tuloy siya sa social media. Dagdag pa ni OG na dahil sa kanyang ginawa ay meron di umano siyang mga taong kanyang nasasagasaan. Mga kaibigan, abangan ang susunod na balita. Maraming salamat.